Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 4 verse 1 up to 11. Ipilagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Datakwa at saga ng akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo. Unang pagsisiyasat ng tao. Oo, ako hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman, hindi dahil dito, inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nililihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga hakat ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa limbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang siman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na inyo ay matanggi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may manghari kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayong may karangalan, natapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Amen.